Balitang pambansa, abay kinumpirma mismo ni VP Sara Duterte na balak sabay-sabay na tumakbo sa Senado ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte at kanyang mga kapatid na sina Congressman Paolo Duterte at Davao City Mayor Baste Duterte, habang babalik daw sa pagka-mayor ng Davao ang ating vice-presidente, pero hindi niya idinetalye kung kailan ito gagawin. Pero ayon po sa ilang pong mga nag-aanalisa, gaya po nito si Richard Haderian, posibleng ito lamang ay paraan ng mga Duterte para pulsuhan ang publiko. Tila daw pag-flex din daw ito ng kanilang angkan na maaari silang manatili sa pwesto. Ibinahagi rin po ni VP Sara ang plano ng mga Duterte ilang araw matapos po niyang magbitiw bilang miyembro ng gabinete ni Pangulong Marcos Jr. Nauna pong sinabi ng vice na maayos na tinanggap ng Pangulo ang kanyang pagbibitiw bilang DepEd Secretary at Chairperson o Vice Chairperson ng NTF-LCAP. Posibleng magharap sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at dating Senator Leyla De Lima sa Kamara. Iimbitahan kasi ng House Committee on Human Rights si De Lima bilang resource person sa pagdinig tungkol sa war on drugs, kung saan plano ring ipatawag si Duterte. Ganap ng malaya si De Lima matapos ipawalang bisa ang tatlong drug cases na isinampa sa kanya noong panahon ni Duterte. Bukod kina De Lima at Duterte, iimbitahan din ng komite si Senator Bato de la Rosa na nagsilbing PNP chief noong nakaraang administrasyon. Ang kanilang hanayang nanguna sa kontrobersyal na drug war kung saan libo-libo ang namatay. Sinigundahan po naman ng sundalong naputulan po ng daliri ang pahayag ng pamahalaan na hindi aksidente ang pangaharas ng China sa Ayungin Shoal. Kwento po ni Philippine Navy Seaman First Class Jeffrey Facundo sa Senado, alas 6 pa lamang daw ng umaga noong June 17 ay nakaabot na ho sila sa BRP Sierra Madre. Pero ilang minuto ho lamang, dumating ang China Coast Guard sakay ng mga inflatable boats at agad silang binangga. Sa ikalawang pagbangga ay pumaibabaw na ang bangka ng China at tumama sa kanya ang matalim na bahagi nito na ikinaputol ng kanyang daliri. Nauna pong sinabi ng Foreign Affairs Department na tatangkain pa rin daw ho ng ating bansa na idaan sa dialogo ang pangaharas ng China sa West Philippine Sea. Hindi siyang may tawag na aksidente, ma'am. Intentional, ma'am. Okay. Intentional yung pagbangga, pagbutas, pagsira. Ayaw kaming pa-resupply yun, ayaw pa-akyatin. Kasi, bawasan na yung tao sa ayun. Ayaw silang paakyatin doon sa BRP Sierra Madre. Yan po ang tinig ni Philippine Navy Seaman First Class Jeffrey Facundo. Samantala, ibinasura ng ombudsman ang mosyon ni Bamban Mayor Alice Guo na alisin ang kanyang suspension order. Ayon sa ombudsman, matibay ang basihan sa paglalagay sa alkalde sa 6 na buwang preventive suspension. Malinaw daw na may business interest si Mayor Guo sa Baofu Land Development Incorporated na siyang may-ari ng nirid na Porac Pogo Hub. Una nang nilinaw ng ombudsman na preventive measure lamang ang suspension sa alkalde para hindi maimpluwensyahan ang investigasyon sa Pogo. Una nang inamin ni Mayor Guo na isa siya sa mga dating incorporator ng Baofu, pero hindi raw ibig sabihin ito na may kinalaman siya sa mga umuupang Pogo sa lugar. Pinangunahan po naman ni Pangulong Marcos Jr. ang 5th Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC. Kinalakay po sa pagpupulong ang 6 na priority bills na target maipasa ng Kongreso. Kabilang diyan ang Blue Economy Act, Enterprise-Based Education and Training Framework Act at pag-aamyenda sa Universal Healthcare Law. Binibigyan daw ng prioridad ang panukala sa pagtatayo ng Department of Water Resources, Open Access in Data Transmission at Create More Act. Kumpiyansa ho naman ang liderato ng 2 kapulungan ng Kongreso na maipapasa ang naturang mga panukala. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM, Monday to Friday 6 to 10 a.m.